Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hi, I'm Rose Dagang, panganay sa limang magkakapatid. Hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo at nagtrabaho agad para makatulong sa aking mga magulang. 2012, nag-decide po ako mag-abroad para matustusan ang aming mga pangangailangan. Kasi po, 2010, my father died. Nag-work po ako sa optical dito sa UAE as sales lady. Free accommodation, free transpo, may mga bonuses. Na-enjoy ko din po ang buhay abroad. Happy-go-lucky. Marami ako mga nakilala, mga naging kaibigan, marami rin ako mga nakadate. Party dito, party doon. Ang gusto ko lang, laging masaya. Kahit maraming mga ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos, hindi pa rin ako pumapalya na magsimba. Kahit mag-disco ako ng Thursday, I see to it na makakasimba pa rin ako kinabukasan para humingi ng tawad sa Lord. Lagi kong naiisip, si Lord ay God of grace. Pero nakalimutan ko na ang Lord ay God of justice din. Lahat pala ng gagawin kong mali ay may consequence. Kaya pala kahit anong dami ng hawak kong pera, parang butas lang yung kamay ko na parang laging nauubos at wala akong naiipon. Kahit may pera, meron namang mga nagkakasakit. Kahit may pera, lagi namang maraming nanloloko. Walang protection ng Lord. Dahil paiba-iba ang schedule ng pasok ko sa work, paiba-iba rin yung church na inaatinan ko. Depende sa oras ng pasok ko. Hanggang sa napadpad ako sa ACCI. Okay naman ang praise and worship, ang preaching, and parang family ang naramdaman ko dito. Nagpatuloy ako sa pag-attend sa ACCI. Mas naging hunger ako sa salita ng Lord, mas naging active ako sa pag-attend ng mga trainings, seminars, soakings. Na halos nalulungkot ako kapag hindi ko natatapos yung gatherings kasi kailangan ko pang pumasok. Doon na ako nag-decide na sabi ko, Lord, gusto ko pa pong mag-serve sa iyo. Pero hindi ko po alam kung paano ako makakasurvive. Wala po akong alam na ibang work kundi sa sales or sa factory. Hindi ako marunong sa computer, hindi rin ako marunong sa English. Pero Lord, ikaw na pong bahala. Gusto ko lang po magkaroon ng habang time sa'yo at makapag-serve po ako. Nag-resign ako sa work, trusting God. In-enhance ng Lord kung ano yung meron ako. Marunong ako mag-massage at mas madami at mas dumami yung aking mga client na halos yung income ko ay same sa income ko sa sales at hawak ko pa yung oras ko. Ni-refer din ako ng kaibigan ko na physiotherapy department at napasok ako as massage therapist. Mas natuto ako doon at nag-resign din. Mas yung time ko, ginugol ko sa church, mas enjoy ko yung mga gatherings, fellowship, sa mga kapatiran. Hanggang sa napasok ako sa media team. Yan. May hirap, lalo na sa editing, at napakabagal ng laptop ko. I prayed to God na Lord, pwede po bang humingi ng mentor na magtuturo sa akin sa pag-video at pag-edit kasi nahihirapan po ako. And the Lord provide. May tumawag na friend ko na naghahanap ng female videographer. Sa interview, ang pinakita ko lang yung mga video ng praise and worship saka preaching na ginawa ko sa church. Kahit wala akong gaanong experience, natanggap ako. Amazing talaga si Lord. Natuto ako and a year after, nag-resign ako. Para mas magkaroon ng time sa Lord. Mas naging active ako sa church. Lagi akong present sa lahat ng mga events, trainings, seminars, fellowships. And habang nagsaserve ako sa Lord, nakikita ko yung kanyang kabutihan. Binigyan niya ako ng skills na naging source of income ko. Nag-provide ang Lord ng mga kailangan kong mga gamit, magandang laptop,
cameras, at mga clients. Na pag iniisip ko, iba talaga ang maglingkod sa iyo. Lord, walang lugi. Amen. 2020, pandemic. No events. Pero hindi pa rin nagpabaya ang Lord. Hindi nagkulang ang Lord sa pag-iingat sa aking family at sa akin dito sa abroad. Nagpapadala siya ng mga anghel na tutulong sa aming mga pangangailangan. Kahit kasagsagan ng COVID at halos lahat ay nagkaroon na, the Lord protects me and my family sa Pinas laban sa COVID. Salamat sa Lord. Sa paglilingkod ko sa Lord, binibigyan ko ng mas mabigat na halaga ang pag-attend sa church. Kung meron mang matatapat na work, mas binibigyan ko ng priority ang pagsisimba. Kahit puyat man at pagod, babangon at babangon para makasimba dahil ang nagbibigay naman ng lahat ay si Lord. Lakas, protection, provision. Sa love life, before, marami. Pero lahat magugulo. Now, I trust God. That God is preparing everything, basta unahin lang natin siya. Amen. Madalas, pag may mga big event sa church, lalo na yung mga anniversaries, napakadaming offer. At minsan, mapapaisip ako, Lord, sayang ang laki. Pero maiisip ko pa rin, si Lord naman ang source ng lahat. Basta unahin ko siya, the Lord will take care of my needs. More than I can imagine. And indeed, God is providing all my needs. Amen. Kung wala si Lord sa buhay ko, napariwara na ako. Magulo na ang buhay ko. Malungkot, struggles, walang pag-asa. Sariling diskarte pa rin. Nakakapagod, paulit-ulit. Pero kay Lord, may kapayapaan, may kaligayahan, may pag-asa. Trust God. Unahin natin ang Lord palagi. The Lord is the source of everything. Seek Him, serve Him. Our number one priority is the Lord. Pag inuna natin siya, uunahin niya tayo. To God be the glory. Amen.